Okay na? Okay. Ready? Okay. Sige. Praise God. Amen. At lahat ay tumayong. Hallelujah. Sabagat dakila at mabuting bagay na naman ang gagawin ng ating Panginoon sa oras na ito. Maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, samahan muli ang lingkod ng Diyos at napakagandang mensaheng ito na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng kagalingan at himala, at maranasan natin ang mga dakila at mga mabubuting bagay na ginagawa ng ating Panginoon. At dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Jesus Christ. Ay kung lahat ay manalangin, taas po natin ang ating dalawang ama, ipatungo ng langit, maging lahat ang mga nakikinig at nanonood. Panginoon, muli Ama, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral na ito. Yamang sa iyo po na ang gawain ito ay nagmula. At ang sabi mo sa Philippians 1:6, that He who began a good work in us will bring it to completion. At salamat po dakilan Diyos sapagkat sa araw at oras na ito, sasamahan niyo po kami ng inyong anointing upang sa ganoon, Ama, muli ay mahibo mo ang aming mga buhay. Kaming narito ngayon sa bahay panambahan, sa majors ng Kingdom of Jesus Fellowship International at maging lahat ng mga nakikinig, saan man sila naroon, lahat ng mga nanonood, saan man sila naroon ngayon. Lord, kilala mo po ang bawat isa at kaya niyo pong sagutin ang kanilang mga katanungan at tugunin ang kanilang mga pangakailangan higit pa ho sa kanilang inaasahan. Sa oras pong ito, Ama, kunin niyo po ang lahat ng karangalan sa pangalan ng mga ni Kristo Jesus. Amen. Ang lahat ay mga kaupo. Glory to God sa banal na presensya ng ating Panginoon at ang sabi nga noon sa 1 John 4:7. Dear friends, let us love one another. 1 John 4:7. Dear friends, let us love one another. Pakisabi natin, love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Pakisabi natin, God is love. Ulitin ko muli, 1 John 4:7-8. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. So purihin ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita na sinasamahan ng kanyang kapangyarihan habang ito'y ating binabasa at ipinapangaral. Ang napakagandang mensaheng ito ay pinamagana, love one another. Pakisabi natin, love one another. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, sabihin natin, love one another. So, mga minamahal, ang buong Pilipinas, marahil ang maraming panig ng sandaigdigan ay nagkaisa at nagsama-sama at tumahimik noong si Manny Pacquiao ay nakikipaglaban kay Marquez. At yan ay naganap last December 9, Sunday. And it's sad to say na on that day, on that Sunday day, not a holiday but a holiday for the Lord, eh maraming absent. Nataon na Sunday, so maraming mga pumalya sa pagdalo sa kanilang mga religion, maging ang mga Kristiyano ay maraming absent last Sunday. Sapagkat last December 9 ay laban ni Manuel Marquez ng Mexico at ni Manny Pacman Pacquiao ng Bayang Pilipinas. At merong gustong patunayan ng bawat isa na pang-apat na laban na nila iyon at merong gustong patunayan ng bawat isa na patutunayan nila kung sino talaga ang talagang nanalo sa kanila noong mga nagdaang fight nila. According to each one of them, sila ang nanalo, no? Sabi ni Marquez siya ang nanalo, sabi ni Manny Pacquiao siya ang nanalo yung mga previous fight nila. At masasabing itong pang-apat na fight nila
At hindi natin alam kung last five na nila yun. Baka may remarks na naman ay masabi siguro ni Marquez na napatunayan ko na ako talaga ang nagwagi sa mga nagdaang laban. Sabagat bagamat may mga decision yung mga judges ay ayaw umamin, no, ng bawat isa na sila talaga ay natalo, no? At nagulantang ang buong mundo, lalong-lalo na ang bayan Pilipinas, sapagkat si Manny Pacquiao ay hindi lamang natalo, kung hindi na knock out. Not just knock down, but knock out. At maikita natin sa mga unang rounds pa lang ay kitang-kita natin yung puntos ni Marquez at na-knockdown na agad si Manny Pacquiao. Pero nakabaang si Pacquiao, nakaganti, na-knockdown niya rin si Marquez at naging masyado siyang aggressive na sugurin si Marquez at yun ang malaking pagkakamali niya sapagkat si Marquez pala ay hindi pag-rogi at naghihintay lang ng tiyempo upang siya ay knockdown na at sad to say, hindi lang na-knockdown si Manny Pacquiao kung hindi na-knockout. Sabi nga eh, tulog, no? At si Manny Pacquiao naman is humble enough to accept the truth that he was knocked out at siya talaga ay nakatulog talaga. At sabi ko nga, nagulanta at nalungkot ang maraming fans ni Manny Pacquiao, lalo na particularly ang mga Pilipino. Lalo na siguro yung mga pastor at mga born-again Christian na maning-mani talaga. Sapagkat noong mga nagdaan ay hanggang even until now, no? Nagpapatuloy si Manny Pacquiao na pag-testify na siya ay na-born again. Ako mismo personal ay hindi ko napakinggan at hindi ko napanood ang kanyang testimony. Pero ayon sa mga kwento-kwento ay nabago talaga ang buhay ni Manny Pacquiao mula sa kanyang bisyong kasalanan, mula sa kanyang mga masasamang barkada, pinagkikitaan ay siya ay umalis dito at lagi silang active na mag-asawa sa Bible study. At sabi nga eh, alam natin na si Manny Pacquiao ay hindi lamang hinahangaan ng mga Pilipino, hinahangaan din ng maraming tao sa buong mundo. And they were, and these fans of Manny Pacquiao around the globe were shocked because Manny Pacquiao ay hindi lamang natalo kung hindi lamang na-knockdown kung hindi na-knockout. Talaga. Ngayon, ang tanong ay ito, no? Bagamat nalungkot ang maraming Pilipino and I have to admit na ako rin mismo talaga nalungkot, no? Para kay Manny Pacquiao kasi sabi nga eh, kaawa-awa naman natalo at ako pang Pilipino eh na-knockout pa. And ako'y nalungkot talaga. Bakit? Sapagkat siyempre, bago yung fight eh, kinanta muna yung pambansang awit ng bayang Pilipinas. Ibig sabihin, nakataya yung karangalan ng ating bansa. At ako rin nalungkot sapagkat si Manny Pacquiao ay nag-testify na siya ay isang born-again Christian. Ngunit gusto kong sabihin sa bawat isa na matalo man o manalo, natalo man o nanalo si Manny Pacquiao, ay hindi masaya at hindi rin malungkot ang Diyos. At walang mapapala, walang matatamo at walang pakinabang ang Diyos kay matalo o manalo man si Manny Pacquiao. Natalo man o nanalo man si Manny Pacquiao ay walang pakinabang ang ating Panginoon. At limanagin po natin yan sa oras na